Dahil sa kinalabasan ng autopsy ni Padilla, nakahanda naman daw imbestiga ng Commission on Human Rights ang kaso ni Padilla. Whatever claims she will be saying, she will be reporting, we will act on that. Dindo Flora, News 5. Ano masabi mo dyan, Irwin? Imbestiga. Yan ang mga kinamamatay ng mga tao nagbibigtis. Kaya nawawalan ka ng hininga dahil may nasasakal yung liig mo. So maaring sinakal ito kung yun ang sinasabi, asphyxia. Ang sabi ng polis, naumpog daw kasi nabangga yung kotse. Diba ang tendency mo pag naumpog ka, atras ka, natural, masakit. Hindi, may tama sa ulo. Pero yung sabi nila, yun daw yung rason kung bakit daw posibleng doon sa aking asset doon ay sabi nila may parang marka na itim sa kanyang liig. Oh, no. Parang ligature mark doon yun, sa, no? Sa isang asset ko na nagsasabi. Minsan kasi hindi mo masisisi yung police, di ba? Kasi pag iniisip mo, walang yan to. Muntik na ako mamatay dahil dito eh. So, alam mo yun, kahit sabi mong they try to be as objective as possible, in the heat of the moment, minsan parang manggigigil sila eh. Di ba? Hindi, kung ako naman tatanungin mo, Lord, pero ito, opinion ko lang naman, wala akong kinalaman dito ang support, mga kasama ko. Pero kung ako tanungin ho ninyo, tama lang ho yan na iligpit na lahat ng mga luko-luko dyan. Yung mga kagaya ho niyan, kaysa magpiansa na magpiansa, pabalik-balik. Kaya mga carnapper, mga holdapper. Pero alamin mo na ng otoridad na talagang carnapper yun at holdapper. Aminado naman. Talagang aminado. Kung labas-pasok na sila ng kulungan, kailangan na iligpit sila at tulungan natin ang mga negosyo ng mga punerarya. Dahil humihina na po ang kita ng mga punerarya at mga simenteryo, yung mga bulaklak. Maraming maitutulog sa ekonomiya natin yan pag iniligpit na natin yung mga liligpit na yan. Ang ganda nung term ni Erwin, iniligpit. Parang, teka lang ah, pag iniligpit lang ako. Sige, ayaw mo iligpit eh. Burahin na sa mundo ang mga yan. Habang sinampo. Habang binabasaan ng Miran, you have the right to remain silent. Ganon. Everything you say can and will be used against you. Yeah. Sakayo na ko dyan. Para magbasa na muna. Sinakal na kasi, para paulit-ulit na lang, yung mga karnapper na yan, magpapahinga after 6 months, mga ngarnap, mga holdapper, ganun, mga ngarnap na naman, magnanakaw na naman, kidnapper. Paulit, wala nang ibang alam na trabaho, kundi ganun nang ganun na lang. Mga nagbibenta naman kilo-kilong shabu, droga. Kaya dapat na talaga dito sa ating bansa, iligpit ng mga yan. Kung hindi man iligpit, o ano man termino mo dyan, burahin. Kung ano man burahin, ipersahan mo, i-appointment kay Satanas. Yan ang mga kailangan. Alam mo, pwede ka pang mayor ng Maynila, Erwin. sabi ni ASEC Alan Capulong, napaka-sweet mo naman, Daddy Erwin. Napaka-sweet doon ang komento mo. Salamat po, ASEC. Capulong, good morning, ASEC Capulong. Good morning. Kaugnay nito, nababahala ng mga otoridad sa pagdami ng mga kabataang nasasangkot sa krimen. Ano nga bang nagtutulak sa kanila na gumawa ng masama? Alamin sa ulat ni Zay Pinilla. September 2008, nahuli ng PDEA ang mga rich kid na sina Richard Brodev, George Joseph at Joseph Texon na nagbebenta ng ecstasy. Tinawag silang Alabang Boys. Enero ngayong taon, nadakip naman ng mga pulis ang road rage killer na si Jason Ibler. At nito lang, patay sa inkwentro ang carjacking group leader na si Ivan Padilla. Pare-pareho silang mga anak mayaman at mga kriminal. Sabi ni Psychology Professor Michael De Vera ng Far Eastern University, may tatlong pangunahing dahilan daw kung bakit nila ito nagagawa. Una, gusto raw nilang maging in. Posible rin daw na naimpluwensyahan sila ng mga kabarkada o kaya'y naghahanap lang ng atensyon sa mga magulang. Nakikita ko rito na isang malaking aspeto ng ating buhay na kapag ikaw ay hindi ka pinalaki ng maayos at tama ng iyong magulang. Base din sa mga pag-aaral, malaking bagay ang pagiging ma-impluwensya ng kanilang pamilya kung bakit malakas ang kanilang loob na gumawa ng krimen. Tamang patnubay, pangangaral at atensyon daw ang kinakailangan para magabayan sila sa tamang landas. Mas maganda siguro na maging positive yung outlook ng buhay natin. No? So alam naman siguro natin na meron silang problema maaring sa pamilya. Sa edad 18 at mababa, nag-uumpisa raw gumawa ng karahasan ang mga kabataan. Ayon sa PNP, may 1,680 na kabataan ang naitalang nasangkot sa krimen sa unang 5 buwan pa lang ng taon. Robbery, physical injuries at rape ang kadalasang kaso nila. Nakikita natin na mas nagiging maluwag ang disiplina ng mga bata ngayon kaysa doon sa mga nakaraang mga panahon. Zay Feniza, News 5. Sige mo, Erwin.
Tingin mo nagsisimula ba yan sa level ng paggabay ng magulang o talagang genetically predisposed talagang ibang mga tao? Pare, sa paggabay ng magulang yan, kung stricto magulang at mahigpit, yung mga bata ay matatakot. Tingin gaya mo sa amin, nung maliliit pa kami. Oh, dinadasalan na kayo? Dinadasalan lang kami ng style ng nanay ko pag may ginawa kang masama. Sasabihin ko, mag-rosaryo, isindihan ka ng kandila. Sasabihin, San Jose, kunin mo na ito. Diyos ko, Jesus, kunin mo na. Huwag mo nang gisingin ito kaysa masinya elektrika itong anak ko o makulong sa Muntinlupa. Ang tendency, hindi ka matutulog muna sa gabing yun. Dahil baka makinig sa kanya si Lord. Hindi ka makisig. At saka maiisip mo yun, pare. Hindi, ang ibig sabihin, patnubay lamang ko ng magulang. Kaya mga makita mo, may mga may anak ng ka, may mga kaya, may kaya, pamilya. No? So siguro, lahat ng gusto, binibigay. Pagdating ng medyo malaki-laki na tinanggihan ng nanay, nagre-rebelde. Yan ang sinasabi. Gusto ko malaman, Erwin, parang pinag-usapan namin to ni Sean kahapon eh. Parang, what drives a young person to cross the line. Kasi tingin ko minsan, once magpuputok ka na ng baril, kasi iba yung gulpihan na gamit o baseball bat. Tsaka yung tututo ka ng baril to get something. Parang you cross a certain line. Parang ano yung tumutulak sa kanila? Adventure. Adventure. At saka gusto mo testing adventure at saka gusto mo testingan ng mga ito kung gaano kalakas yung pamilya nila. Karamihan gumagawa niyo, mayayaman eh. Kayang bayaran yung otoridad, kayang bayaran si chairman, yung barangay, yung police, kayang bayaran. Areglo. Kaya kitang aregloin. Kunwari may sinampal yung anak niyo, may alam ako na ganun eh. Babayaran niyo yung kabilang panig. Ito, magkano kailangan? 20. Ito, 20. Huwag ka na magdemanda. So gagawin ng bata. O yung mommy, kasi in Ivan's case na yung mommy niya ay nakakulong, nasa women's correctional on drug charges. Nasa ano pala, nasa dugo lang yan. Iba naman yung drug charges din sa ano ginawa nito, no? Crimen naman eh, crime. Pero ibig sabihin, always flirting with criminality. Tsaka pag ganun talaga yung atmosphere ng pamilya, yung pamilya mo ay medyo laging may problema sa batas. Asahan mo na yung mga bata, ganun din. At tingin nila, uy, okay yung trabaho nito ah. Pero like yung mga kapatid niya, parang okay naman, di ba? So, parang ano yung difference kaya ano, no? Bakit siya yung napunta dun sa daan yun, di ba? Bakit yung pamilya sa La Vista, di ba? Alam mo, ano yun eh, yung violence, pare, violence. Yun ang dahilan ng, kasi simply, meron kasi mga violence na, kumbaga, basic lang eh. Kumbaga, nag-graduate sila sa mas nag-escalate. Pero alam mo, sabi ng, magtayo daw tayo ng, pag dumami daw yung nililigpit, magtayo daw tayo ng grupo natin. Yung grupo daw eh, nagka-cardap tayo ng mga karo ng patay. Ang tawag doon, karo napping. Okay? Karo napping daw ang tawag doon. Alam mo, pwede rin kasi, ano, Martin, mabalik tayo doon sa topic. Meron kasing, may tinatawag tayo sa mga, alam mo yung mga batang lalaki, may pent-up level of aggression na hindi nalalabas. No? So dito pumapasok siguro na kailangan silang i-enlisto sa military service. Or dalhin sa Mindanao kung gusto nilang barilan pala, di ba? Maraming... Hindi, karamihan dyan, napapansin ko, at nakasabi ng mga otoridad noon, police reporter pa tayo. Karamihan dyan, pag tinanong mo, mga spoiled no? Yung hindi mabigyan ng magulang, suddenly, nagwawala na. Kunwari, mahingi siya ng hinginiga, binibigyan ng nanay niya ng pera, napakaraming pera. Pagdating ng kolehiyo niya, medyo naghirap siguro yung magulang. Gagawa niya para hindi, sanay. Sanay na lilibre ng barkada. So siguro, in this case, kay Padilla, ay lagi may pera ito. Ito, gumawa ng paraan. Mangarnap tayo. Mangarnap tayo. Yun nga, wala namang excuse dyan. Maging mahirap o maging mayaman naman ang bansa. Di ba, doon sa Australia, nagkaroon ng ganyan. Yung isang estudyante, talagang binaril nila yung mga klase niya. Sa Columbine. Sa Amerika. Ganun din. So, yung violence talaga yung ano dyan. Sabi nga nung kaibigan ko na yung mauna, no, may rest in peace na. He was really an advocate against yung mga violent video games. Na tulad nung Counter-Strike, yung mga ganun. Na siguro ito si Ivan, siguro lumaking Counter-Strike boy siguro. But that's the interesting thing. Even, let's say, how many millions of people play Counter-Strike. I used to play Counter-Strike, I can't even. Hindi man lang ako makapulot ng totoong baril. Nahawakan, nadidiri ako, natatakot ako sa kanya. Pero, how come other people do it? So parang hindi mo rin talaga mo pinpoint yung totoong cause pa kung bakit. Pero nag-drive ka ng tangke. Na mapapanood yun sa Friday, alas 10 sa Lupit. Yun. Wala daw balak si Marin. Hindi raw mahimbing ang tulog ni Celso de Los Angeles sa unang gabi niya sa Camp Karingal. Mainit raw kasi ang kwarto niya at wala pa siyang makain. Narito ang report ni Erica Tapalia.